Bahagyang nagkatensyon matapos mag-privilege speech si Congressman Edgar Erice sa Kongreso kanina. Samantala, habang iminumungkahi sa mababang kapulungan ang impeachment kay Vice President Jejo Marbinay, hindi naman daw ito ikinababahala ng kanyang kampo. Nauna nang sinabi ni Senator Nancy Binay na impeachment ang sagot kung gustong paharapin ang kanyang ama sa Senado. My report si Sherry Ann Torres. May isang linggo na raw naghahanda ang ilan taga Liberal Party para sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Jejo Marbinay. Kaugnay sa maanumalyang pagtatayo umano ng Makati City Hall Parking Building 2 noong alkalde pa ito. Kapag may numero na sila, the ultimate goal is how the Liberal Party will stay after 2016. Pero si Iloilo Representative Niel Tupas Jr. na miyembro ng Partido Liberal at chairman ng House Committee on Justice na siyang humahawak ng mga impeachment complaint, sinabing totoong may ilang grupong nais ma-impeach si Binay, pero hindi raw ito mga kongresista. Kung ano man narinig natin, ibang hindi siya groups associated with the Liberal Party. Hindi ko masyado tinitake seriously kasi. Kasi ako parang, my position is, we'll just wait. The Committee on Justice is a passive committee when it comes to impeachment. Tumanggi na si Tupas na magbigay ng detalye pero hindi raw mga taga-LP at tinutukoy niyang grupo. Si Caloocan ang Representative Edgar Erice na kritiko ni Binay, wala pa raw balak na pangunahan ang paghahain na impeachment kay Binay. Ang kailangan daw ni Erice, makakuha pa ng dagdag ebidensya laban kay Binay. Hindi sa ngayon dahil unang-una ay patuloy pa yung Senate hearing at mukhang mahaba-haba pa at marami pang dapat talagang imbestigahan. Lumutang ang Binay impeachment nang sabihin ni Senadora Nancy Binay na i-impeach na lang ang kanyang ama sa halip na pilitin ito humarap sa investigasyon ng Senado. Kinagat naman ito ng kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino na si Albay Governor Joey Salceda. Pakiwari ni Salceda, tingin daw ng mga Binay ay mas may chance sila sa impeachment proceedings kesa sa ginagawang investigasyon sa Senado. Hindi naman daw nababahala ang kampo ni Binay sa planong impeachment. Sa konstitusyon, isang beses lang isang taon pwedeng sampahan ng impeachment complaint ang isang nakaupong pangulo o kaya yung vice-presidente, yung ombudsman o anumang miyembro ng Korte Suprema o Constitutional Commission. Nitong Agosto lang sinampahan ng impeachment complaint si Pangulong Noynoy Aquino pero nabasura ito ngayong buwan. Ngayong taon, wala pang nagsasampa ng impeachment complaint sa iba pang nasa pwesto. Samantala, bago ang maagang pagtatapos ng sesyon kanina sa Kamara, nagkainitan ang mga kongresista bunsod ng privilege speech ni Congressman Erice. Binatikos ni Erice ang mga grupong kaalyado ng Makabayan Block na tinatawag daw siyang tagapagtanggol di umano ni Pangulo Aquino. Bakit pinupuno nila ang aking pagtatanggol kay Pangulong Aquino? Edgar Erice, tagapagtanggol daw ng pork barrel king na si Pangulong Aquino. Pero sila ay nagtatanggol kay Vice President Binay, samantalang malinaw naman na ang issue rin ay korupsyon. The Vice President will have to respond to all of the questions that is being raised at the Senate investigation. Wala ang katotohanan na pinagtatakpan natin yung Vice Presidente. Sa speech, sinabi ni Erice na malinaw raw na pandarambong ang di umano'y overpriced Makati Parking Building. Maliwanag pa sa sikat na araw ang pandarambong ng bilyong-bilyong piso sa overpricing ng Makati Parking Building. Pero si Chanko, hiniling natanggalin sa record ang bahaging ito ng talumpati ni Erice. Yung sinabi niya, eh, unparliamentary yun dahil wala pa naman napapatunayan. Naman maliwanag naman dun sa Section 92 decorum diba? Na hindi ka pwede magsabi ng unparliamentary word. Para maibsan ang tensyon, sinuspende na muna ang sesyon. Sherry Ann Torres, GMA Youth.